Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. My Lord, we pray to you to the Father, and we pray to you, my Lord. Lord, I mean, kasi mabuko lang ang pagkamali. Yung Aba at Tawad, Lord, we humbly offer our being, our thoughts, our words, our little troubles and sacrifice. We encounter for your greater and glory, Lord. Patawad po. Bago kami nagpag-release namin ang pagbasa sa akilat ng mga awit. Thank you po. Paanyaya sa lahat ng upang purihin ang Diyos. Purihin si Yahweh. Purihin ang Diyos nitong kalamitan. Kayo sa itaas siya ay papurihan. Ang lahat ng anghel magpuwit, magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang araw at buwan ay purihin, purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit siya ay purihin, tubig sa taas gayon din ang gawin. Siya ay may utos na kayo nakain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag kanilang kinalagyan. Hindi. Hindi nagbabago magpakailanman. Purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan. Maging gambuhala nitong karagatan. Ulan na may lupiglat pati ulap, malakas na hangin tumunod sa lahat. Papuri kay Yahweh lahat ay mag-ukol. Ang kabudukan mataas sa burol, malawak, nagubat, mabubuga, mabubungang kahoy. Hayop na maamoy, mahirap na naroon. Naging hayop na gumagapang at mga ibon. Purihin siya sa lahat ng mga tao, hari at prinsipi, lahat ng pangulo. Babae at lalaki, ang kabataan, mga kabataan, at tandang tao. Kalitiritan, pangalan ni Yahweh, magpuri ang lahat. Ang kanyang pangalay, pinakamataas. Sa langit at lupa ay maluwalhating ganap. Siya nagpalakas sa sariling bansa. Siya ay pinapuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lupa. Ang salita ng Diyos. Pagbasa sa aklat ng Ezekiel. Ang panalangin, ang pangitain tungkol sa kaluhatian ng Diyos. Ikalimang araw ng uwis at ikaapat na buwan at ikalimang taon ng pagkaroon kay Haring Jerolakim. Ako na isang pari at anak ni Busi ay nasa Babylonia sa baybayin ng Irug. Kita nang magpahayag sa akin si Yahweh na ako'y kaninala, naramdaman ko ang malakas na hangin magmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na nagigilid ng liwanag tuwing kikidlat. May isang bagay na kumikidlat parang makinang natanto. Sa sitro ay bagyang ito. May apat na kanilang buhay. Sa aking tao, sila ay may tig-apat na mukha at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti. Ang mga paa nila ay parang paa ng guya at sila ay makinang na kanso. Nasa ilalim
ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkagatit ang kanilang mga pakpak, hindi na sila kailangan pumili saan man sila ay gustong pumupunta sapagkat nakaharap sila kahit saan, sa harap mukha ni silang tao, sa kanang tagiliran mukhang niyo, sa kaliwa naman ang mukha silang loro, at mukhang agila sa likuran. Ang dalawang ilang pakpak ay nakabukang pataas at pag magkaabot ang dulo. Ang dalawa na naman ay nagtatake sa kanilang katawan, hindi na na sila makailangan pumihog saan man sila gustong pumunta. Sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako, sa gitna nila ay may nangalab na apoy na parang solo at nagpapalipat-lipat na apat na nilang nabuhay. Naningning ang liwanag niyon at pinagmulan ng siglat. Ang apat na nila lang ay nagpaparoot paritong simbilis ng siglat. Nang tinyantoy muli ang apat na nila lang may nakita kung sigisang gulong sa tabi nila. Ama ito ay kumisiklat sa parang kupas. Bisa ang ayos nila at parang ang isa'y nakakaloob sa isa. Ang maito'y hindi na kailangang itirip saan man ito gustong pagulo, pagulungin pagkat nakaharap sa isa'y. Ang bawat gulong ay puno ng mata at palibot pagkat ang apat na sila lang kasunod ang mga gulong. Kapag sila'y tumaas, tumaas din ang mga gulong. Saan man gumawa ang apat na kanila nilalang ay kasunod ang apat nilang gulong pagkat ang apat nila na nilalang ay pag nagpapagalaw ng apat na gulong. Kaya paglakad ng apat ng kanila na nilalang lakad din ang mga gulong. Patigil naman tigil din sila pagkaas taas din nila. Anuman ang gawin ng apat na nilalang ay ginagawa sa apat na nilalang. Sa urunan, ang apat na nilalang naroon ang isang